What's up mga chong, welcome back dito sa channel ko. At ngayon ay may bago na naman tayong DIY project na gagawin. So last 1 month ago, nag-upgrade kami ng internet connection. Nga lang, nagkaroon kami ng konting problema. Dahil dati, dito lang nakalagay yung modem namin o yung wifi na ginagamit namin. Then, nung nag-upgrade, syempre pinalitan din ng modem. Yun nga lang, inilagay namin siya dun sa taas. No? Ang problema is yung existing na patch cord na ginagamit namin para dun sa dalawang desktop is hindi na umaabot. No? Kaya ngayon is gagawa tayo ng panibagong patch cord para umabot dun sa wifi router na ginagamit namin. Para magamit din natin syempre ng sabay yung dalawang desktop. So, sa ngayon kasi, ang ginagamit namin is ito. No? So, lagay ako ng isang modem. Ginawa ko siyang parang extender para magamit ko ng sabay yung dalawang desktop na meron ako dito. Ang naging problema ko nga lang dito mga chong ay medyo makalat siya. So, kailangan kong gumamit ng ilang patch cord papunta dun sa dalawang desktop. No? So, medyo makalat siya tingnan. Kaya ngayon is gagawa ako ng dalawang patch cord. No? Direct na natin siyang i-coconnect dun sa bagong wifi router namin. Then, syempre, no, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag crimp, no, gamit yung RJ45 tsaka yung UTP cable natin tsaka yung ibang tools na gagamitin natin sa paggawa ng patch cord. So, kanina, bago ako nag-start mag-video, nilinis ko muna dito lahat. Tinanggal ko muna lahat ng mga kalat-kalat dito tsaka yung dalawang desktop ko para makagalaw tayo ng maayos dito mamaya kasi ayusin natin yung patch cord na gagawin natin. So, dito natin ilalagay sa cable manager na meron ako para mas malinis. By the way mga chong, gusto ko lang nilamin sa inyo no, kung ano ibig sabihin ng patch cord. So yung patch cord ginagamit siya para sa connection ng isang device no, papunta sa isa pang device. No. So sa case natin, connection siya from router papunta dun sa desktop natin. So yung iba tinatawag siyang LAN cable, Ethernet cable, patch cord. Yung iba naman tinatawag siyang UTP cable. Pero mali yung term na yun, mga chong. Kasi pag sinabing UTP cable, ibig sabihin hindi siya terminated or wala siyang RJ45 sa magkabilang dulo. So once na terminated na siya, doon na natin siya tinatawag na patch cord. So gusto ko lang linawin sa inyo, mga chong. So ipapakita ko sa inyo, mga chong, no, yung mga tools and materials na gagamitin natin para dun sa project. So unang-una, kailangan natin ng UTP cable. So, pwede kayong gumamit ng Cat5e or even Cat6, no? Katulad ng gagamitin natin ngayon sa project. So, ito, isahatiin ko na lang sa dalawa kasi feeling ko medyo alanganin naman kung susukatin ko lang ng sakto dun sa dalawang desktop ko. So, sayang yung matitira. Then, syempre, gagamit tayo ng crimping tool. No? So, itong crimping tool, mabibili nyo ito guys sa Shopee. Makakabili kayo nito ng mga around 150 pesos or pataas. No? Depende sa brand tsaka sa klase ng crimping tool na mabibili ninyo. So ito yung gagamitin natin pang terminate dun sa RJ45 dun sa dulo ng ating UTP cable. Then syempre, speaking of RJ45, syempre kailangan din natin nun. Ito guys, nabili ko rin ito sa Shopee. No? So murang-mura lang ito. Makakabili kayo nito ng 100 pieces no, sa halagang mga nasa 100 plus pesos lang din. So, RJ45, kailangan din natin yan. So, ito, meron akong gagamiting rubber boots. So, ito guys, optional lang naman siya. Pero, kung gusto nyo gumamit na ito, mas maganda kasi may dagdag protection din yung kable natin para hindi siya basta-basta magagalaw-galaw no, kapag hinihila-hila natin yung ating patch cord. Then, kakailanganin din natin ng wire cutter, no? So ito yung ipangkakat natin dun sa outer insulation ng UTP cable para mas precise tsaka mas mabilis natin siyang makat. So gagamit tayo nito. And then may iba tayong mga tools na gagamitin like gunting. Pwede nyo gamitin ito kung wala kayong wire cutter or yung simply cutter lang no, na mga katulad nito. So pwede nyo gamitin ito para pangkat ng UTP cable or nung magpapantay na kayo ng mga wire niya sa loob. So, pwede nyo gamitin itong guys, cutter kung wala kayong ibang tools. So, ayan mga chong, ano, sisimulan na natin yung procedure ng pag-crimp natin. So, ito yung dulo ng UTP cable natin. So, ang unang gagawin natin is ikakat natin or itatanggalin natin yung pinaka-outer insulator ng UTP cable. So, gagamit tayo ng wire cutter.
So ito na yung wire cutter natin. So ang gagawin lang natin is isusok-sok lang natin siya ng ganito. Then once na naka-clip na yung ating wire cutter, so iikot lang natin siya ng paganito. Yan. Then pwede natin siya tanggalin. Tatanggalin natin. Yan. So ganyan na yung magiging kakalabasan niyan. So double check niyo rin kung mayroong mga sugat yung wire, kasi dapat walang sugat yan. Next na gagawin natin is pag-iwiwalayin natin yung mga twisted pair. So ganyan. So once na hiwiwalay na natin yan, ang susunod na gagawin natin is tatanggalin natin itong divider nito. Sa Cat 6 na cable usually may ganito talaga. Takat lang natin siya. So as long as possible, dapat sagad na sagad yung pagkat ninyo. And then dito sa fiber thread na to, pwede nating gamitan ng gunting kasi mahirap siyang i-cut gamit yung cutter. So pakunat siya. Turn natin makat yung pinakagitna. So balik natin ng ganyan. Saka na natin ngayon ipapasok yung rubber boot natin. So huwag na huwag niyong kakalimutan ilagay yung rubber boot pagka merong gagamit kayo nito. So ipapasok lang natin siya. Paganyan. Natin ng ganyan. Pwede na natin yan. So, tapos, pag-iwalay natin ulit. Dito na natin ngayon pag-iwalay yung mga pairs. So, ganyan. So, ganun din dito. Okay. So, napag-iwalay na natin. So, after nyo mapag-iwalay, kailangan ma-straight nyo naman ngayon yung wire. Bawat maliliit na wire na to. So, straight nyo yan siya. After nyo ma-iwalay, ma-straight, ngayon, i-arrange naman natin siya. So pagdating sa arrangement ng mga collar ng wire, meron tayong dalawang standard na sinusunod, which is yung A at B. So ang madalas na sinusunod is yung B, which is mauna yung white-orange, tapos orange, white-green, blue, white-blue, green, white-brown, brown. So ipapakita ko sa screen sa inyo yung arrangement ng wire para hindi nyo siya makalimutan. So since B yung susundin natin, syempre mauna yung O. White-orange. So, i-arrange na natin siya. White-orange. Sunod, orange. After ng orange is white-green. Ayan. After ng white-green is blue. Ayan. After ng blue is white-blue. After ng blue is... ng white-blue is yung green. After ng green is white-brown. And then last is yung brown. So ganyan yung arrangement niyan. So after niyan, iwigil-wigil niyo siya hanggang sa mag dikit-dikit yung wire. Ayan. And then i-push niyo siya ulit pa atras. Ganyan yung technique na ginagawa ko pag nag-arrange ako ng wire. So once na na-arrange na natin yung wire, pwede na natin ngayon siyang i-cut, no? So ngayon, ang tanong is gaano kahaba ba yung ititira natin dito sa part na to? Gaano ba kahaba? So usually ang haba pag nagka-cut ako is mga nasa 1 cm to 1.5 cm lang. Hindi ko na siya masyadong pinapahaba kasi best practice pag nagki-crimp kayo, dapat itong part ng wire na mayroong insulator, ito, yung kulay green, dapat makakapasok pa siya dun sa RJ45. So, pwede nyo gamitin yung crimping tool nyo pang cut ng wire. So, ganyan lang. So, once na na-sure nyo na napantay siya, saka nyo siya ngayon ipupush. Yun, diba? Pwede na natin siyang ilagay dun sa RJ45 natin. So, pag naglagay kayo nito sa RJ45, kailangan yung tanso, ayan, yung copper, dapat nakaharap sa inyo. Ganyan lang. Tapos, ipupush nyo. Hanggang sa sumagad siya sa dulo. So, ayan. So, dapat makikita nyo yung dulo ng mga wires. Ayan, yung mga bilog-bilog na yan. So, sana nakikita nyo, ano. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga chong, ano. Yun na yung part ng UTP cable na hindi nabalatan, dapat makapasok pa rin dun. Kahit maliit na part lang. Parang humigpit. No? So ngayon pa lang medyo mahigpit na siya. Pwede na natin ngayon siyang i-crimp. So i-terminate na natin siya gamit yung crimping tool natin. So ipapasok lang natin siya dito. Pasok natin. Then, yun.
sa kabilang dulo niyan is ganyan. Saka natin ngayon siya i-cream. No, ipupush natin yung cream. So, ayan, oh. Sobrang higpit na. Okay. So, pwede na nating ilagay yung rubber boots. So, ganito na maging itsura niya pag may rubber boots. Mas malinis. Yun! Tingnan nyo. Ganda, oh. Diba? Mas maganda talaga pag may rubber boots niya. Akala mo machine yung nag-crimp. Mas malinis. Okay? So, hindi ko na ipapakita sa inyo lahat mga chong yung, kasi bali apat na dulo yung i-crimp natin ngayon. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi masyado nang mahaba to. So, i-forward ko na lang yung video. So, ayan na nga mga chong, ano, natapos na tayo mag-crimp. And after ko mag-crimp kanina, inayos ko na rin yung kable natin. Kinabit ko na dun mismo sa router. And then, dinaan ko sa mga cable molding, tsaka dito sa cable manager na nilagay ko dito sa ilalim ng desktop ko. And then, yun, tinesting ko na siya, nilagay ko na siya dito sa desktop. And so far, so good, wala akong naging problema. So, nag-speed test na rin ako at okay naman. So, na-reach niya naman yung speed na meron kami sa internet namin. And then, pati dun sa kabilang desktop, mga chong, is na-test na rin natin. And yun, okay na rin. Buti na lang, hindi nagkaroon ng problema kasi pinix ko na kaagad. So, may tiwala naman ako dun sa pagkikrim ko kanina. And chinek ko naman siya, dinouble check ko. And okay naman. So, yun, gumana siya. Wala kasi akong land tester na ginagamit ngayon. Actually, meron pero wala naman akong battery. Kaya yun, diniretso ko na-test sa desktop. And yun, naging maayos naman yung kinalabasan, mga chong. Actually, wala naman akong balak na gumawa sana ng ganitong video. Yun nga lang, wala rin ako maisip na content. Tsaka iniisip ko na siguro marami din sa inyo dyan na gustong matuto kung paano mag-crimp. That is why gumawa rin ako ng video. And at the same time, nagkataon din na kailangan ko na rin talagang gumawa ng bagong patch cord kasi nga hindi na siya umaabot dun sa dalawang desktop ko dati. So parang nagsama-sama na lahat ng mga nangyari kaya naisipan kong gumawa ng ganito klase ng video. So sana nagustuhan yung mga chong at suggest kayo kung meron kayong mga gustong video na gusto nyo gawin ko dito sa channel ko. So ayun lang mga chong, ano, sana nag-enjoy kayo katulad ng pag-enjoy ko na gawin tong project na to kahit na sobrang init ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Umuulan-ulan naman na actually pero yun, mainit pa rin. So, yun lang mga chong. Maraming salamat sa pag-suporta nyo dito sa channel ko. At sana tuloy-tuloy nyo lang yung support nyo. And as always, my name is Mark V.